Dati ay isang sira-sira na Master Sleuth, ngunit ngayon ay isang tagapaghiganti na pumanig sa Abyss. Ang dating binaliktad na Master Craftsman ay kilala na ngayon bilang kilalang Executioner of the Abyss, ngunit walang pakialam si Teresla. Mula sa sandaling siya ay ginawang erehe ng simbahan, ginamit niya ang kanyang martilyo para lamang sa paghihiganti, para sa araw na maaari niyang wakasan ang hindi mapakali na mga kaluluwa ng kanyang mga kamag-anak. Ang Fallen Sleuth, bilang isa sa pinakamakapangyarihang institusyon sa Land of Dawn, ang pag-uusisa ng Monastery of Light ay nagdulot ng parehong matinding paggalang at ganap na pangamba mula sa mga tao nito. Ang mismong pag-iisip na kailangang daanan ang mga banal na bulwagan at misteryosong kalaliman nito ay magpapadala ng hindi sinasadyang panginig kahit na sa mga pinakadebotong tagasunod ng liwanag. Sapagkat sa kaibuturan ng solemneng lugar na ito ay ang pintuan ng muling kapanganakan, ang piita na may hawak ng pinakamalalim na lihim ng simbahan, isang napakadilim na nakaraan na maaaring mag-iwan kahit ang pinakamatapang na kaluluwa na nababalot ng takot. 10 taon na ang nakalilipas, sa kalaliman ng mga piita ng Inquisition, dahan-dahan ang binuksan ng isang gwardya ang isang bakal na tarangkahan upang suriin ang nakakulong na biktima, ngunit natagpuan na lamang itong ganap na inabandona. Ang madilim at mapanglo na selda ay walang laman, maliban sa isang madugong mensahe na nabahira ng hindi mapagpatawad na mga pader nito. Mabigat sa puot, ang masasamang salita ay nagbabasa. Ibagsak ang pananampalataya. Mawawala ang liwanag. Sa sobrang takot, ang gwardya ay nakatayo sa mga desyerto na piitan sa katahimikan at matinding takot. Sa lalong madaling panahon, kumalat ang balita ng breakout na bomb abayo sa buong Monastery of Light. Nakatakas ang erehe na si Teresla. Dapat itaguyod ng mga Sleuth ang kalayaan, panatilihin ang pagkakayari sa kanilang gawain, at hindi kailanman mapailalim sa mga tuntunin ng simbahan. Iyon ang lantarang isinisigaw ni Teresla sa isang malaking pagtitipo ng mga panday. Bilang pinuno ng Free Smiths Guild at espiritual na pinuno ng Anti-Church Alliance sa Lumina City, paulit-ulit na binaliwala ni Teresla ang mga utos ng simbahan habang hayagang nagtataguyod para sa mga kapwa Smith na sinangayunan ng simbahan. Ang kanyang tahasang pagsulay sa mga turo ng monasteryo ay nagdulot sa kanya ng hindi pagsang-ayon ng simbahan at ng tatak ng Lumina City na kilalang erehe. Bukod sa kanyang mapanghimagsik na bahid, ang may prinsipyong Teresla ay kilala rin sa kanyang pambihirang husay. Siya ay isang tao na may mahusay na kasanayan, iginagalang ng kanyang mga kapantay dahil sa kanyang walang kapantay na higit at katumpakan. Ang kanyang maselang mata ay hindi papayag kahit kaunting pagkakamali sa Ford. Sino mang apprentice na nagtangkang lokohin siya ng mga depektong gawa ay mabigat na pinarusahan. Ang mga bigong apprentice ay madalas na nagrereklamo tungkol dito sa kanilang mga sarili, ngunit isa ay walang nang ahas na magsalita tungkol sa kanilang mga hinaing laban kay Teresla ng malakas. Ang craftsmanship at pamantayan ni Teresla, gaano man kalubha at mahigpit ang mga ito, ay palaging nagbubunga ng pinakamahusay. Mga nilikha mula sa Ford. Dahil sa kanilang mahusay na kalidad, ang mga gawa ng Free Smiths Guild ay hinamahal sa buong Monian Empire at mabilis na natiklop sa sandaling pumunta sila sa merkado. Kaya naman, nang gagalaiting sa paninibugro sa tagumpay ng guild, sinuhulan ng mga kakumpetensya ang mga apprentice ni Teresla para magpadala ng isang lihim na mensahe sa simbahan, ang erehe na si Teresla ay palaging gumagawa ng kanyang mga nilikha gamit ang black magic. Bago ang 6 na kaarawan ng kanyang anak, si Teresla ay gumugol ng ilang araw sa kanyang pagawaan sa labas lamang ng lungsod, naghahanda ng isang espesyal na regalo para sa kanyang anak, isang masalimuot na detalyadong estatwa ng kanilang pamilya. Mahusay na ginawa ni Teresla ang estatwa ng may pag-iingat at atensyon, kaya inabot siya hanggang sa mismong araw ng kaarawan ng kanyang anak bago ito tuluyang makumpleto. Sabik na sorpresahin ang kanyang batang lalaki sa kanyang regalo, si Teresla ay nagmamadaling umuwi sa kanilang tahanan na may Tenonibit. Ang naghihintay sa kanya, gayunpaman, ay ang pananambang sa mga Raven Assassin na ipinadala ng simbahan. Nang napagtantong may nangyari, nagtumiglas si Teresla na kumawala mula sa pagkubkub, ngunit agad ding naipit sa lupa. Asawa ko, anak ko. Sa gitna ng makabagbag damdaming iyak ni Teresla, sinugod ng mga kabalyero ng simbahan at ng mga Raven ang kuta ng Free Smiths Guild. Sa loob ng ilang minuto, ang hangin ay napuno ng alingaungaw ng hiyawan at paghihirap na hiyawan. Hinawakan ng pinuno ng mga Raven si Teresla sa buhok at pinilit na panuuri ng kuta na nasusunog sa lupa. See them burn. Hear them shriek.
This is what the heretics deserve. Pagkatapos ay dinala ng mga raven si Teresla pabalik sa Monastery of Light. Inihagis nila siya ng malalim sa mga piitan at ikinulong ang duguan at binugbog na katawan ng mga kadena. Mag-isa sa kanyang selda, maingat na itinaas ni Teresla ang kanyang pagod na ulo at tinitigan ang kanyang mga bakal at nakita na lamang niya ang simbolo ng Free Smith's Guild na nakaupit ng malalim sa mga lingi. Ang bakal na pinanday ng sarili niyang mga kamay ay ikinulong ngayon ang kanilang dalubhasang lumikha. Dahil sa kabalintunaan ng kanyang sitwasyon, naramdaman ni Teresla ang puting mainit na puot sa kanyang mga ugat. Sa sobrang galit, humampal si Teresla, marahas na hinaila ang mga tanikala, sumisigaw sa parehong galit at paghihirap. Siya ay nanumpa na lalabunan ang simbahan hanggang kamatayan at babayaran sila sa lahat ng kanilang ginawa. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi siya makawala sa lakas ng sarili niyang nilikha. Nang malapit na siyang sumuko, si Alice, ang Demon Queen, ay pumasok sa selda. How pathetic, getting your entire family wiped out by the church. Itinaas ng dugo demon ang baba ni Teresla gamit ang mahaba at matalas na kuko nito. Gusto mong magig auntie, makakatulong ako. Napaangat ng ulo si Teresla habang papalapit si Alice at bamulong. Ang tanging hinihiling ko lang bilang kapali sumali sa abis. Ilabas ang laging ng iyong maalamat na pagkakayari sa lahat ng nagkasala sa iyo. Sa sandaling marinig niya ang sinumpa nitong pangako ng pagiginganti, ang kumikislap na ningning ng nag-iisang lampara sa pihitan ay umungal sa walang emosyong mga mata ni Teresla at wala na ang Master Smith. Nagtagumpay si Alice sa pagkamit ng abis ng isang bagong craftsman na may walang kabusugan na gana sa pagiginganti. Habang lumalayo siya sa Luminous City ng tuluyan, ang tanging dalalang ni Teresla ay ang estatwa na ginawa niya bago ang malagim na pangyayaring iyon. Sa kanyang kinundena Abyssal Forge, si Teresla ay gumawa ng mga engkantadong sandata para sa hukbong ng demonyo sa kawalan, na sinamahan lamang ng mahinang ilusyon ng kanyang asawa na nakatayo sa kanyang tabi. Paulit-ulit niyang sinusubukang kausapin nito, na sinasabi sa kanya ang ilusyon kung gaano niya gustong hawakan muli ang mukha nito. At sa bawat pagkakataon, walang ibang sinasalubong si Teresla kundi ang maindayog na alingungaw ng kanyang martilyo na humahampas sa Polyhan. Sa paglipas ng panahon, lalong lumalim ang kanyang pagkamuhi sa simbahan at sa mga tagasunod nito. Dahil sa hindi maarap na paghihirap at pagkamuhi, itatapon ni Teresla ang bawat tagasunod ng liwanag na nahuli ng kalaiman sa kanyang coven, gamit ang mga ito bilang mga hilaw na materyales para sa kanyang kakilakilabot at engkantadong mga nilikha. Nakakakilabot, may talento, at pinahihirapan, ang dating ginagalang na Master Smith ay nagbagong anyo sa kilalang Berdugo ng kalaiman. Ang sinumang kapaspalad na makita ang kanilang sarili sa hindi banal na pandayan ng Teresla ay makikita ang mga dingding na nabahira ng dugo ng kanyang mga biktima na naglalarawan ng isang malagim na mural, isang lalaking nakaunat ang mga braso, na nagpo-protekta sa kanyang pamilya. Balang araw, sisirain ko ang simbahan at ang monyan gamit ang sarili kong mga kamay. Magliliganti ako. At yan ang maiksing kwento natin tungkol sa buhay ni Teresla. At kung nagustuhan niyo naman ang mga ganitong klase ng content ay huwag niyo naman kalimutan na i-like, i-share, i-subscribe at pakipindot niyo na rin ang notification bell nang sa ganun ay palagi kang updated sa mga bago kong upload. Salamat and peace out.